Magandang araw po mga kaibigan. Silipin muna natin yung kaganapan doon sa renovation project ko. Ang ginagawa nila ngayon, yung temporaryong rampa, medyo malapad yun dahil dyan dadaan yung concrete mixer dahil dadalhin doon sa itaas. Dahil pag yung masa na, nanggagaling pa sa baba, tapos baldi-baldi mo iangat doon sa itaas. Ang daming masasayang na masa, minsan nga bitbit mo yung timba. Ay, mauday ng hero ako, manggitabunan. Masa, minsan na mapupunit yung ano, yung balde, yung mga hawakan niya masisira. Daming tumagas. Tapos, mas madali yung mga buhangin at saka graba, simento, iakyat yung masa doon na mismo sa itaas. Mas madali yung pag-distribute doon sa masa. Saka yung maghakot ng mga materyales, hindi masyadong madumi, hindi tulad sa yung mismong masa na yung dadalhin mo sa itaas. Masakit sa kamay yung mabasa, tapos sobrang ang bigat pag masa na mismo. Di tulad ng sakusako pa, mapapasan mo yung tuyo, hindi masyadong madudumi. Kaya yun, yung temporaryo na rampa yun, medyo magastos talaga. Daanan lang yung biro mo. Si tintang piraso na kahoy yun. Para dyan lang sa daanan lang ng rampa. Hindi pa kasali yung parang niya, stringer niya. Yung pinakabim sa hagdan. Yun? Kukulamber. Yung ginagamit na stringer. Yun ang parte ng bubong ko dati. Dinimulis yung dati kong bubong. Medyo yung niyog nun dati, medyo matanda. Kaya nga umabot na ito ng higit 20 years. Dahil pinalagari ko tong niyog na yon. Parang 1996 or 97, parang ganun. Hindi pala, 95. 95 pala nagawa yung bahay ko. Dati yung luma. Kaya pinarenovate ko ngayon dahil yung mga ibang parte ng bubong ko, nabubulok na. Dahil yung ibang nagamit doon, medyo bata pa na niyog. Kaya ngayon, nasisira. Kaya yun, ginagawa nila. Kaya laking tulong yung stringer na yun. Ang size na yun is 2x6. 2x6 yung 6 inches yung lapad. 2 yung kapal. Kaya matibay. 3 piraso yun. Kaya sigurado talaga ilang tao yung aakyat dyan na sabay-sabay. Safety sila. Dahil dito sa trabaho, talaga, pag madami ng tao, dahil preparasyon na to sa, para magbuhos ng slab, ang dami ng tao ang umaakyat dyan. Number one na natin factor sa trabaho is yung safety. Dahil yung mga aksidente, yun ang pinakamagastos. Dahil hindi natin alam. Mas okay pa yung bumili tayo ng kahoy, at least alam natin yung presyo, makakantya na natin kung magkano yung gagastusin natin. Kaysa magtitipid tayo na yung mga tauhan na gumagawa dyan, magkaroon ng abariya, madisgrasya, may injury, ang mahal, tapos abariya pa sa trabaho. Kaya yun, advice ko sa medyo gumagawa, mahal na ngayon kasi,
Kaya nga, maganap-hanap na lang ng mga paraan na, na medyo number one yung komportable yung gumagawa sa safety sila. Dahil ano din, kahit gumagastos tayo, pero kung tutuusin, mas makatitipid pa rin tayo. Kaya napansin nyo, yun na. Ano yun, ginagawa nila yun isang araw. Isang araw lang ito ginagawa nila. May ginawang landing doon. Importante yung pinaka-landing niya. Diyan mag-ano yung mga tao. Bago mang pumunta doon sa pinaka-flooring doon sa itaas. Ito na ang hitsura dito sa itaas. Preparado na to para sa pagbuhos ng masa bukas. Kumpleto na lahat. Yung mga preparasyon sa mga bakal. Yung orientation doon sa piping natin sa drainage. Medyo okay na. Rinilin ko pala yung prinsesa na kaupo. Doon rin na Rio. Yan. Tapos na yung ginagawa nilang hagdan. Mas okay na yung pag-akyat. So, mga kaibigan, hanggang dito na lang. Paghinay. Bukas, magbubuhos na sila. At hanggang sa muli. At salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat. Nakataas ay kahabuga day tanawon sa